Kasi actually parang parang symbol lang naman yung competition kung tutusin. Mas gusto natin talagang i-promote yung pelikulang Pilipino. Yung iba't ibang klase yung kaya natin gawin, yung iba't ibang genre ng mga pelikula na pwede nating ibigay sa audience natin. So na tayo ay somehow makulay ang kultura natin at ang ating kasaysayan. So kaya ang feeling ko lahat naman kami talaga gusto naming bumalik yung sigla ng pelikula kasi hindi lang to para sa amin, pati rin sa mga lahat ng nagtatrabaho sa industriya ng pelikula, pati mga behind the scenes ng mga crew, mga staff. So, pag bumalik ang sigla niyan, lahat tayo masaya, lahat tayo may trabaho. So, actually kaya siguro ganun din kami kasipag, hindi namin kailangan pag-usapan pero nararamdaman namin yung need. Eh, general, parang speaking of trabaho, parang hindi ka ata matitigil. Kasi alam ko, diba, parang meron kayong slated na pelikula with Daniel Padilla this year. This year yun, diba? Yes, oo. Like, kailan yung taping nun? When is it gonna film? I think supposedly January yan eh. Kaya lang meron pang tinatapos na isa. Hindi ko alam kung ma-adjust yung oras namin. Although may piniprepare din akong iba para sa Netflix, kasama ko si Arjo at saka si Juday. Yes! The Batman! And remember, mag-open din kami ni Paolo Contes nung aming... Yes! Yung Fuchsia. Yung movie Mav X. This na lahat 'yon, nakakatuwa. Imagine mo ang dami rin talaga na kanina we were talking about, 'di ba? Yung sabi namin anim na Viva na films per month and this is different producers, 'di ba? From Star Cinema to Mav X and yung ginagawa niyo with sila Arjo Nathan Studios. Yes. Nakakatuwa, grabe. Naloloka ka na ba, general? Parang hindi ka magpapahinga. Hindi naman kasi, ako kasi, basta dumating sa akin ng project at saka inuuhan namin, beforehand, no, bago pa mag-shoot, ginagawan ko na ng character structure para hindi na ako malito pag galing ba, just in case magkasabay, magrelyebo ang dalawa or tatlo sa isang month. So, kailangan malinaw na sa isip ko kung ano yung character description ng isa, ano yung backbone ng isang character para hindi ako malito. At alam ko kung yung anong gagawin ko just in case na magkasabay lang. Mm-hmm. Ano yung pinaka na-appreciate nyo sa lineup ng MMFF ngayong taon, personally? Well, masyado naman kasing parang hindi totoong pakinggan kung nagustuhan ko lahat, no? Pero totoo talaga, kasi alam ko na, kasi hindi ka pwede magkaroon ng festival na pare-parehong drama, pare-parehong action, pare-parehong. So, sobrang yung variety nung mga pelikulang pumasok, yun sobrang nakakatuwa. Hindi walang halos doble, no? Kasi kung tutuusin, kahit merong Malyari at saka merong Kampon, magkaiba yung dalawa eh. Yung Malyari tungkol sa serial killer, itong Kampon tungkol sa maligno. So kahit siya may parehong horror, magkaiba yung kwento niya. Magkaiba yung pinanggagalingan.